Yan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay mainit. Ngayon, tanghali. Magandang tanghali sa ating lahat. Sa lahat ng ating mga viewers. Bali ngayong araw pala ay papa-check up natin si Lola. Kung maalala nyo yung na-vlog natin na malabo yung mata, papa-check up po natin yung mata niya ngayon. Tara po at samahan nyo po kami. Nandito na po kami sa bahay nila. Ito si Lola. 12 seconds later. Nga po mga kasimple, at nandito na tayo sa ospital sa pagpapacheck up ni Lola. Diyan natin ipapacheck up si Lola. Nandun lang po sila sa loob at kasama si Dansky at saka yung nag-aalaga sa kanya, si ate. Ayun, kita po tayo mamaya pagkatapos niyang ma-check up. Ayun po mga kasimple, at tapos na nga nating ipa-check up si Lola, at ito si Mrs. ang kasama, si Dansky ang kasama niyang magpa-check up sa loob, dahil bawal naman po ang mag-video sa loob. So ito si Lola, nandito na sa bahay, kararating lang. Kasama po namin pala si ate, yung nag-aalaga kay Lola. Ano palang kwan? Ooperahan na daw yung mata ni Lola. Balita, ha? Ooperahan na, kasi yung katarata niya is malala na. Nasa pinaka, kumbaga sa bagyo, super typhoon. Talagang kailangan na siyang ooperahan. So ang desisyon niyan, operasyon, is kailangan talaga may consent ng mga family member ni Lolo, yung anak niya, para maoperahan talaga siya. Pero sabi naman ni Doc, may mga government naman na libreng opera para sa katarata. Kaso, si Lola yata, dahil sa edad niya, natatakot na. Pero sabi ni Doc, kapag may liwanag, may chance pa na makakita. So si Lola, kailangan niyang pag-isipan kung gusto niya pang makakita or hindi na. O sa yung magiging decision niyan talaga para sa operation is na kay Lola talaga. Ayan. O interviewin mo na si Lola. Interviewin natin si Lola. O, paano po yun Lola? Kailangan daw kayong operahan talaga para makakita po kayo. Makapal na daw po yung katarata sa mata nyo, kaya po malabong-malabo na yung mata nyo. Ano po yung decision nyo? Lola, ano po yung desisyon ninyo? Ano po yung gusto nyo po bang maoperahan? Kayo lang naman po ang tatanungin namin kung ano, kasi natatakot po kayo dahil sa edad nyo nga. Naintindihan mo naman yung sinabi ni Doc kanina la, di ba? Oo. Naintindihan niyo po ba yung sabi ng doktor? Na may chance ka pa naman makakita. Kaya lang, kailangan nandun ka sa ng mga anak mo. Kaya nga lang, lagi mong sinasabi na mahirap yung sitwasyon nila doon. Gawa nang yung release ng train nga sila doon na daan, papalabas. Sabi ko, yung bahay nila tagilid na, saan kaya ako doon hi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 h
isip nga ako. Kasi kung sa Laguna, no, sabi mo, may mga government hospital na. O baka gusto nyo namang umuwi sa Laguna na lang, sa ano, sa mga kapatid nyo. Wala naman akong kapatid sa Laguna, anak ko na. Ah, yun lang yung anak nyo, yun nandun. Wala pala kayong kapatid doon. So, paano po yan, Lola? Kailangan din ang desisyon ng anak ninyo sa pagpapa-opera ninyo. Kailangan talaga. Pero sabi ko naman, bakit dahil hindi nga niya magugustuhan? Ito, tunutulungan naman ako. Kaso yung bahay nga, na tinitirhan nila, saan kaya ako doon? Babanda eh. Tagilid na yung bahay, nasa rabi pa ng release. Hindi naman nila ako inaayawan. Gusto talaga ang sitwasyon nga. Kaya ako nag-iisip, paano kaya, sabi ko.
Yun daw yung ano ni Lola. Yung bahay hindi ako maayaw, hindi rin sila umaayaw na tangkilikin ako. Pero yung so, sitwasyon, paano kaya? Ang sabi naman kasi sina nila, by December, ay ililipat sila. Saan sila lilipat, Lola? Sa bayan daw, anak. Sabi ko, maganda ano yung lilipatan pa nila? Ha? Ano yung lilipatan nila? Paupahan? Sarili na daw ko. Sarili na parang i-relocate sila. Ganon. Eh sabi niya, i-relocate kami nanay. Ito ka tatanungin ko nga. Sige po, tanungin niyo po yung anak ninyo para lang sa ganun makuha na kayo ano. Makuha niya po kayo. Tatanungin, kasi sabi ng doktor, may chance ka pang makakita, di ba? Pero doon ka rin sa positibo para ayun na nga yung gusto mo, di ba? Gusto mo malaman kung makakakita ka pa o hindi. Eh lahat naman pala ng katarata is inooperahan pala. Ano yung alam mo dyan na? Anong pamatid yung ano yun? Ano ba yun? Bilang mo ba siya pagkain? Hindi daw siya magkakanin. Ay hindi. Lockdown pa man din doon. So, babalik na lang kami mamaya, Lola. Babalik na lang. Ibibili kami ng hahanap kami ng radyo mo. Radyo mo. Para hindi ka maboring. Salamat po. Oh, sige. Take na, care. Sinyong paglakad. Sige lang. So, yun nga po, narinig po natin yung sabi ni Lola. Pinag-iisipan niya pa daw po kung magpapa-opera siya. Dahil nga po sa edad niya, parang natatakot siya na maoperahan dahil nga sa edad niya. Meron namang libreng operation para sa katarata. Meron naman daw pong hospital na libreng operasyon para sa mata ni Lola. Kaya kung gugustuhin niyang magpa-opera, pwede naman po. So ayun po, Ma'am Miriam Bukaya, maraming salamat po sa iyong pag-sponsor dito kay Lola sa pagpa-check up. Antayin na lang po natin yung desisyon ni Lola para malaman po natin. So mamaya po, at bibili pa pala kami ng ano, yung request niya na radyo. Bibili natin si Lola para hindi daw siya maboring dito sa kanyang tinitirahan. Siyempre mag-isa nga lang naman siya dito. Kaya bibilihan po natin siya ng radyo na maliit. So yun po, kita-kita po tayo ulit mamaya. Maraming salamat po. So yun po mga kasimple, tayo bumalik dito kay Lola para ihatid yung radyo na pinapabili niya, at saka binilihan din po natin siya ng tinelas para may masuot po siya, dahil yung gamit niyang tinelas ay lumang luma na. So ito po, dito po si Tamsi. Ito po yung yan. Oh, okay lang kahit baka naman na yung telepono. Sorry ah. Okay lang lang ituloy. Ito lo, yung chinelas na. Yan, yung chinelas, Lola. Yan, maganda yan na. Kasya ba sa yan, Lola? Anong kulay to? Kulay brown. Okay. Brown. Ano po ba gusto nyong kulay? Kulay mga pili. Huwag lang itim, hindi ko makita. Brown po yan, brown. Mas itim na, wala na. Ito lo yung... Tsaka... Radyo. Ito yung radyo niya. Binili na rin namin ng ano, battery. O ano to? Ano to lang, rechargeable to. Pwede mo siyang i-charge kay Ate Virgie. Rechargeable po yan. Mm-mm. Ano to, may FM tsaka AM. Ayan, may ano rin siya. May flashlight. Oh, maganda. Ito, yan, may flashlight. Maliit lang. Oo. Kasi hindi naman tayo pwedeng bumili ng malaki dahil yung space nga po ng bahay mo is kailangan yung mga gamit mo is mga cute lang lang. Patayin mo yung mga flashlight. Ito nga sabi ko, di ba sabi ko maliit lang. Opo. Kasi laki naman. Patayin mo yung flashlight. Patay na. Pinatay ko na yung flashlight. O, i-open mo. On. Ayan. On to sa flashlight tape. Ito nga ba yung gamit? Yan, may FM, may AM. Last week. Makakapag sound trip ka na lang.
pwedeng pag nalobat, takot na lang ako. Yung battery niya malaki. Dalawa. Yan, dalawa. Pero matagal, maano naman si, matagal naman siguro malobat ako ate. Ayan yung dalawa. Ito po yung saksakan niya. May ano rin siya sa bitan. Oh, dyan na lang ipatong yung sasara. May battery na yan. Hindi po, naka-charge siya na yan. Naka-charge siya kaya naka-andar. Naka-charge siya. Good afternoon po, Ma'am Maryam. Dito ka tumingin lola sa akin. Sa camera. Yan. Tapos, nakapag-check up na po ako kanina. Kaya lang, sabi, late ng operahan. Sabi ko naman, ay, paano kaya ang kalagayan ko? Sige po. Sige lang. Ikaw na. Sige lang. Ilabas mo lang yan. Mas maganda yung nailalabas niya eh. Sige lang, i-ano mo lang. Naiintindihan naman po namin yung sitwasyon mo eh. Kasi bali, emotional po si Lola dahil ano, kung operan nga naman po siya tapos ganito yung sitwasyon niya eh, parang wala ring mangyayari kasi dapat kung sakaling maoperahan siya ay nandun siya sa anak niya para may talagang mag-aalaga oras-oras sa kanya kasi nga syempre hindi tatakpan yung mata niyan, di ba? Hindi siya ano makakakita. isang buwan siyang balik-balik sa ospital. Isang buwan na ano yan, pahinga. Kaya ang nang ano naman yung anak niya ay sira yung bahay kaya hindi naman po pupwede si Lola doon. So, paano po ang gagawin natin yan, Lola? Yun ang yung tanong ko sarili ko eh. Ano kayang gagawin ko, sabi ko. Anyway, si Lord nilang bahala. Pagpasuggest na lang natin. May plano po yan si God, basta magpray lang po tayo. So, ito na po pala, Ma'am Miriam, yung radio ni Lola. Ayan na po yung radio ni Lola. Battery. Ate, nabila ko na ng chinelas. Ito ayan, na. Bumili rin kami ng tinelas niya para kasi lumang-luma na po yung tinelas niya. Oh. Tapos, si Ate Bergie, pinabibigyan ng 500 ni Ma'am. Si Ate Bergie. Para naman daw. Sa pagmamagandang loob mo daw, kay nanay ay bibigyan ka ni Ma'am Miriam ng 500. So ito, tanggapin mo po. Para mayroon ka namang panggastos-gastos sa atin. Ano? Ma'am Miriam, maraming salamat po sa binigay mo sa akin sa pag-aalaga ko kay nanay. Bahala na po si Lord na magbalik sa inyo ng siksik liglig at umaapaw pa po. God bless you, Ma'am Miriam. Sana wag po kayong magsawang tumulong sa mga kababayan mong mahirap dito sa Pilipinas. Salamat po, Ma'am Miriam. So yun po mga kasimple at naiabot na natin kay ate yung 500 na pinapaabot ni Ma'am Miriam. At naipa-check up naman na po natin si Lola kaya nga lang po eh, hindi po siya makapag-desisyon. Dahil kung uuperahan man siya at dito siya titira, yun nga po ay eh, mahirap. Dahil hindi naman natin alam na si ate eh, minsan busy, di po ba? Eh kailangan dito kay nanay pag naoperahan, eh, kailangan talaga may mantay siya sa buong maghapon. Magpasuggest na lang natin. Hindi pa naman nila eh. Kasi yung anak mo rin ang kailangan nating makausap eh. Diba? Oo, syempre. Hindi naman namin pwedeng ihahatid ka na lang namin dun basta-basta. Baka magulat siya. Oo. Kailangan din ng ano niya, ng para makapag-prepare tayo kung saka-sama. Hindi pa siya preparado. Sige po, edi, bali ganun na lang, Lola. Hindi pa siya preparado dahil wala pa silang bahay. Oh, sige. Pasalamatan mo na lang si Ma'am Miriam ulit. Sige po, Ma'am Miriam. Maraming salamat po. Hindi pa ako kaagad-agad makapag okay na lilipat ako dahil sa sitwasyon nga namin. Hirap na hirap din kami. Hindi naman sasabihin ng anak ko na ayaw niya akong tanggapin. Eh, sila nga rin doon eh. Tagilid din ang tirahan. Nasa release ng train lang sila doon.
ay yung paglalabas, mahirap. Naintindihan ko naman po yun, Lola. Lalo nga sa panahon po ngayon talaga. Tapos may pandemic din doon. Kaya nga sila hindi makalabas-labas na maghanap buhay dahil pandemic. Lockdown. May mga pulis din na nagbabantay sa kanila doon. Abay ka na ulit. Oh, sige, maraming salamat, Ma'am Mayor. Eriang Bukaya. Sige po, maraming salamat po, Ma'am. God bless you. Ingat kayo pala. Marami yan, pa po ang matutulong ninyo. Hindi po, Lola. Ayun po mga kasimple, at hanggang dito na lang po. Nagpapasalamat po ulit ako sa mga sponsors natin na walang sawang tumutulong sa ating mga kababayan. Siyempre sa mga viewers din, thank you po sa inyo ng marami. Bahala na po ang Diyos na magbalik sa inyo pong mga kabutihan. At yun, may pa-check up naman po natin si Lola, kaya lang yun nga, kagaya ng nasabi ko kanina, yung nasabi rin ni Lola, hintayin na lang natin yung pagkakataon na yun. So yun, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po ulit. God bless po sa bawat isa po sa atin. Ingat po tayo palagi.